Mag-election gamit ang Precinct Automated Tallying System, isasagawa bukas sa Bacoor, Cavite. Dapat umanong masubukan ang nasabing sistema para malaman kung mabisa itong gamitin sa 2016 elections. Dagdag bawas masusubukan kung hindi lulusot sa patas. Si Eden Suarez sa detalye. Susubukan na ng Commission on Elections ang Precinct Automated Tallying System o PATAS kung uubra itong gamitin para sa napipintong halalan sa 2016. Ang PATAS ay isang bagong sistema para sa manual na butuhan at bilangan na inirekomenda ng grupo ni dating COMELEC Commissioner Gas Lagman. Ayon kay Lagman, bukas ay gagamitin sa gagawing mock election ang nasabing sistema na sasaksihan ng mga opisyal ng COMELEC. Alas 7 ng umaga bukas, sisimula ng mock election sa Bacoor National High School sa Bacoor, Cavite, kung saan ay 200 botante ang inaasahang boboto at mga guru talaga ang magbibilang ng balota tulad ng ginagawa sa aktual na halalan. Ang gagamitin na sistema, yung aming sinasabi sa, yung aming nirekomenda sa COMELEC na tinatawag naming Precinct Automated Tallying System. O patas, para patas ang labanan. Giit ni Lagman, patutunayan nila sa gagawing mock election na maibabalik ang transparency sa buong proseso ng halalan gamit ang patas na lalo pa nilang pinaganda at pinagbuti upang matiyak na walang mangyayaring dagdag bawas. Anyang na walang transparency sa mga nakalipas na eleksyon ang kanilang higit na ipinaglalaban kung bakit inirekomenda sa COMELEC ang sistemang ito. May idinagdag pa anya silang safety feature subalit hindi muna ito ipapakita sa gagawing mock election. Hindi lamang ibinabalik yung dating transparency. Kasi untransparent, pag binibilang sa harap ng tao, di ba? Oras na inautomate mo yung pagbibilang, nawawala ang transparency. But, hindi lang yon. In-enhance namin, sa aming rekomendasyon, in-enhance namin yung transparency. How? Di, nakikita na nga ng mga tao na transparent yung pagbibilang dahil manual eh, no? Sa harap ng mga butante, no? Merong isa, di tinataras yung, alam niyo yun, no? Yung tinataras na ganyan yung pagbibilang, yung pagtatali, yung sticks, taras, no? Sinasabayan ito ng laptop. Tapos yung laptop, nakakabit sa projector, no? Nakakabit yung laptop sa projector at nakaproject yung ginagawa na pagtataras. Pagkatapos sumano ng butuhan at bilangan ay isusunod agad ang automated canvassing. Mahalagaan niya na automated ang canvassing dahil dito nangyayari ang dagdag bawas. Pagkatapos ng bilangan, ibig sabihin captured na yung bilang. In a soft copy na, digital copy na. Yun ngayon ang ibabato para sa canvassing. Ibabato yon electronically para sa canvassing. Kasi ang canvassing dapat po talaga ay automated. Dahilan po, dyan nangyayari ang dagdag bawas. Maganda pa niya sa sistemang ito ay hindi na kailangan pa ng warehouse na nagkakahalaga ng 20 million pesos dahil irerekomenda nila na iwanan na sa mga paaralan ang gagamiting laptops at projectors na makatutulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Wala rin anyang gagastusin ng gobyerno para sa repair cost na nagkakahalaga ng 2.1 billion pesos. Eden Suarez, Eagle News.